ang mga panirahan sa iba't ibang dako ng Pilipinas noong pre-colonial era. Ang unang panirahan ay ang Tondo. Ang Tondo, o mas kilala sa tawag na Tagalog Settlement o pamayanan ng mga Tagalog, ay isang pangunahing pook kung saan nagaganap ang isang malawak na kalakalan noong pre-colonial era. Nakasentro ito sa Ilog Pasig Delta sa isla ng Luzon. Itinuturing ito bilang isang malayang barangay mula 900 AD hanggang 1500s. Maari itong pamunuan ng isang lakan o isang raha. Kung pag-uusapan ng relihiyon, ay walang opisyal na relihiyon ang barangay. Ngunit ang mga pangunahing relihiyon ng mga naninirahan ay animismo, hinduismo, at folk Islam. Ang sulating ginagamit sa rehiyon ay ang baybayin. Noong 1570, matapos ang pagkatalo ng mga pinuno nito na sina Lakandula at Raja Sulaiman sa labanan sa Manila, opisyal na nagwakas ang pagiging malaya ng Tondo at tuluyan itong napasailalim sa kapangyarihan ng Intramuros sa ilalim ng pamumuno ng mga Kastila. Ang sumunod ay ang Sulu. Ang Sulu ay isang sultanato. Nangangahulugang ito ay pinagtitibay ng relihiyong Islam. Tinatawag din ito bilang ang Bruneian Empire at umusbong ito sa kasalukuyang kapuluan ng Sulu, Timog Palawan at hilagang silangang bahagi ng Borneo na kung tawagi Sabah. Ang Sulu ay isang malayang barangay mula 1405 hanggang 1915. Sunni Islam ang pangunahing relihiyon at Tausug, Arabic, Bisaya at Malay ang mga pangunahing wikang ginagamit sa sultanato. Noong 1915, napasakamay ng Estados Unidos ang sultanato ng Sulu at sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig o World War II ay ibinigay ng USA sa mga bansa ng Pilipinas, Indonesia at Malaysia ang Sulu. Ang sumunod ay ang Mai. Ang Mai ay isang sinaunang maunlad na barangay na nakalagak sa kasalukuyang mga baybayin ng Mindoro. Mayroon ding mga dokumentong tinatawag ito bilang kaharian ng Maid. Naitalang nakikipagkalakalan ito sa Brunei at sa dinastiyang Song ng China. Nakasentro ang halos lahat ng kalakalan sa rehiyon sa kasalukuyang bayan ng Bulalakaw. Nagtagal ang barangay ng mahigit kumulang 400 taon mula 900 AD hanggang 1330. Tinatawag namang yan ang mga naninirahan sa Mai, habang hindi tiyak kung ano ang tinatawag sa namumuno ng barangay. Ang sunod ay ang Madjaas. Ang Madjaas ay isang konfederasyon na pinamumunuan ng isang datu, kung kaya naman ay itinuturing ito bilang isang kedatuan. Ito ay grupo ng maliliit na barangay at nakalagak sa kasalukuyang isla ng Panay. Sinasabing ito ay itinatag ni Datu Sumacuel noong ikalabing tatlong siglo upang pagkaisahin at pamunuan ang lahat ng iba pang datu sa isla ng Panay. Ang aklat ng Maragtas ang natatanging aklat o dokumento na nagpapatunay na naitatag ang Kompederasyon ng Madjaas. Kung kaya naman ay hanggang ngayon ay hindi pa ganoon kasigurado na talagang nagkaroon ng ganitong konfederasyon sa isla ng Panay. Ang sumunod ay ang Sugbu. Ang Sugbu ay isang panirahang pinamumunuan ng isang raha na nagmula pa sa India. Tinatawag itong Sugbu sa dokumento ng China at Cebu sa mga dokumento ng mga Kastilang conquistador. Na siya na ring naging pangalan ng kasalukuyang isla kung saan dating nakalagak ang panirahan ng Sugbu. Itinatag ito ni Rahamuda Lumaya noong 1205, isang prinsipe na nagmula pa sa dinastiyang Chola ng India. Ang kabisera nito ay ang Singhapala na nangangahulugang lungsod ng mga leyon na matatagpuan sa kasalukuyang distrito ng Mabolo sa lungsod ng Cebu. Noong 1565, sa pagnanais ng mga kayamanan ng panirahan ay tuluyang napasakamay ng mga Kastila ang pumumuno sa Sugbu. Ang sunod ay ang kaharian ng Bohol. Ang Bohol ay isang kahariang tinatawag din bilang kaharian ng Dapitan. Nakalagak ito sa kasalukuyang isla ng Bohol. Matatagpuan ang kabisera nito sa isla ng Panglao. Hinduismo, animismo at Islam ang mga pangunahing relihiyon at Bulanon ang pangunahing wika sa kaharian. Itinatag ang kaharian ni Datu Pagbuwaya sa hindi pa rin tiyak na taon, habang napasakamay naman at tuluyang bumagsak ang kaharian sa kamay ng mga Kastila noong 1565. Ang sunod ay ang Rahanato ng Butuan. Ang Butuan
ay isang kahariang pinamumunuan ng isang raha na nakalagak sa kasalukuyang lungsod ng Butuan sa isla ng Mindanao. Kilala ito sa mga produkto nitong gawa sa ginto na kinakalakal nito sa iba't ibang bahagi ng Indonesia. Hinduismo at animismo ang mga pangunahing relihiyon sa kaharian. Itinatag ang raha nato ng Butuan noong 900 AD at napasakamay ng Espanya noong 1521. Ang sumunod ay ang Sultanato ng Maguindanao. Ang Maguindanao ay isang sultanatong sinasaklaw ang mga kasalukuyang probinsya ng Maguindanao, lungsod ng Davao at iba pang mga bahagi ng isla ng Mindanao. Itinatag ang sultanato noong 1520 ngunit napasakamay ng Estados Unidos noong 1905. Kahit na nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga Amerikano, ay mayroon pa rin itong sultan hanggang 1928. Ang huli nitong sultan na si Sultan Kudarat. Pareho sa Sulu, pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay ibinigay ng Estados Unidos ang Maguindanao sa Pilipinas. Ang sumunod ay ang panirahan ng Kabuloan. Ang Kabuloan o tinatawag din bilang Ming ng China ay isang malayang panirahang nakalagak sa kasalukuyang ilog ng Agno sa isla ng Luzon. Ang bayan ng Binanatongan ang nagsisilbing kabisera nito. Itinatag ito sa simula ng 15th siglo upang ialay sa dinastiyang Ming ng China at maging kaagapay nito sa kalakalan. Nakikipagkalakalan ng panirahan sa China at Japan ng mga produktong katulad ng bulak, ginto, balat ng hayop at mga alipin. Budhismo at animismo ang mga pangunahing relihiyon sa panirahan. Katulad ng karamihan, bumagsak ito at tapos sa kamay ng mga Kastila noon namang taong 1576. Ang sunod ay ang panirahan ng Ibalon. Ang Ibalon ay isang pangunahing panirahan noong pre-colonial era sa kasalukuyang tangway ng Bicol sa isla ng Luzon. Ang sentro ng panirahan ay nakalagak sa kasalukuyang bayan ng Magallanes, Sorsogon. Karaniwan itong pinamumunuan ng isang datu o lakan. Halos lahat ng naitalang kasaysayan ng Ibalon ay nakaangkla sa sikat na epiko ng Ibalon. Ang sunod at ang huli, ang panirahan ng Samtoy. Ang Samtoy ay isang panirahan noong pre-colonial era na nakalagak mula sa mga kasalukuyang bayan ng Bangi, Ilocos Norte hanggang Luna, La Union. Wala itong tiyak na pamahalaan o kahit na sinong namumuno. Ang mga naninirahan sa Samtoy ay karaniwang nakatira sa mga maliliit na pamayanan malapit sa Pampang. Noong 1570, napasakamay ng mga Espanyol ang pamumuno sa lugar. At iyon ang mga panirahan, barangay, kidatuan, rahanato at mga sultanatong umusbong sa iba't ibang dako ng kapuluan noong pre-colonial era.